Kumusta kaibigan? Ika-anim na linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Gaano ba natin nakikita na tayo ay mayroong malapit na ugnayan sa Diyos? Close ba talaga tayo sa Kanya? O nasasabi lamang natin na tayo ay malapit sa Diyos dahil sa naiisip natin siya at nakikilala ba tayo sa mga narinig natin tungkol sa Kanya? O dahil nag-aantanda tayo ng krus at nagdarasal ng mga nakagisna nating panalangin kagaya ng Ama namin, maaaring bahagi ito, ngunit may higit pang ipinag-aanyaya sa atin si Jesus sa larangan ng ating ugnayan sa Kanya at sa ating mga itinuturing na mga kaibigan. Sa Ebanghelyo sa linggong ito, ang turing ni Jesus sa Kanyang mga alagad ay mga kaibigan. Kailan ba natin na ituturing ang isang tao na ating kaibigan? Kapag ba nakikilala natin siya sa Kanyang pangalan? Kapag nai-add na ba natin siya sa ating Facebook? Kapag nakaka-chat or text na natin siya? Mukhang hindi sa mga ganitong pamamaraan lamang natin magagawang ituring ang isang tao bilang ating kaibigan. Kapag sinabing kaibigan, may pag-ibig na nararanasan. Ibig sabihin, hindi lamang basta kakilala o nakikita, bagkus ay may malalim na ugnayan sa isa't isa. Ipinadarama ni Jesus ang pag-ibig na naranasan niya sa Ama, na dumadaloy at ipinadarama din niya sa bawat isa sa atin. Mula rito ay makikita natin na ang pag-ibig ang nagpapanatili at nagdudulot ng ugnayan sa bawat isa. Sa bahagi ng nagmamahal at minamahal, ang pag-ibig na ito ay nag-aanyaya upang ito ay patuloy na ipasa at ipadama. Sabihin na nating isang pag-ibig na walang hangganan, walang limitasyon, bagkus ay patuloy at patuloy na pagsasaluhan at ipadarama. Ito ang habilin ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang huwaran ng ating pag-ibig ay ang pag-ibig na ipinamalas at ipinadama ni Jesus. Isang pag-ibig na umuuwi sa ganap na pag-aalay ng buhay. Isang pag-aalay na gaganapin sa kakayahang tinataglay. Oras na handang ilaan, talento na handang ibahagi, kakayahan na patuloy na pagsumikapan sa diwa ng pagtutulungan at bahaginan. Kayamanan na handang ibahagi lalo na sa higit na nangangailangan. Ganito nagiging ganap ang ating karanasan kay Jesus. Ang pakikipagkaibigan na tunay at ganap. Isang ugnayan at relasyon na tinataglay ang dalisay na pahayag ng puso at kalooban. Isang karanasan ng malalim na ugnayan. Kaya pala kapag may isang minamahal ang napalayo o kaya naman ay pumanaw na, kahit na hindi na pisikal na nakakasama, may buhay na presensya na nananatili sa bawat isa. O maganda sigurong balikan natin ang ugnayan natin sa mga taong nasa paligid natin. Kaibigan ba ang turing natin sa kanila o kakilala lamang? Kung kaibigan, pag-ibig ba ang tunay na ipinadarama? Isang pag-ibig na handang manatili sa kabila ng lahat. Malapit na ugnayan na may dalisay na hangarin na madala ang kaibigan patungo sa karanasan ng pag-ibig na ipinadama ni Jesus. Kung nais nating maipadama ang presensya ni Jesus sa mga taong nasa paligid natin, nararapat nating mahalin ang kapwa natin. Saka lamang natin masasabi sa Kanya, kaibigan kita. Amen.